2 months ago, in-unbox natin itong fork ko. Ngayon, ito na ang full review. Nandito tayo ngayon sa Ortera Bike Park. I am Jeff Rigala and this is the full review of Weapon Rifle 160mm. Two months ago, binili ko ang fork na ito and ikinabit ko agad since yung mountain peak ko is medyo may issue na. Now, I made a full review of it. Pero unang payo lamang, ang bawat opinion at experience ko dito about sa fork ay hindi intention to praise or to bash the brand. Sariling experience ko ito at maaaring iba rin ang ina-experience nyo sa same product. Simulan natin! Simulan natin sa compression, also known as lockout. Ang lockout niya is ABS lockout mechanism. In the first click, wala ka masyadong manonotice na difference. In half turn, mapapansin mo na yung pagtigas ng play. And sa last 3 clicks, almost lockout na siya. Para sa akin, hindi totally sabay yung pag-adjust ng internals niya sa pag-ikot ng knob ng compression. Which is hindi naman issue sa akin since di ako gumagamit ng lockout sa ahon. Ewan, doon ako sanay. Next is the rebound adjustment. Ang rebound adjustment ay para sa kung gaano kabilis ang pagbalik ng stanchion sa normal travel niya while playing on trail. Mula nung in-install ko siya, inilagay ko siya sa pang-anim na click. This fork has 15 clicks, so I put it in 6 clicks para sa medium setting ng rebound. Pero napansin ko na masyadong matagal para sa akin ang pagbalik niya from compressing. So inilagay ko siya sa 4 clicks lang. And dun ko nakuha ang tamang rebound compression for me. I noticed that hindi naman din siya ganun kalayo ang agwat ng clicks kahit nasa 2 to 3 clicks na mula sa huling setup ng rebound mo. Pero dahan-dahan siya nag-a-adjust. Napansin ko rin na responsive naman siya sa bawat small bumps. Next is the play of the fork itself. Kung gano'n nga ba siya ka-smooth o ka-rough sa trail. No special at all. May iba lang siya sa mga nagamit ko dating fork dahil lang sa 34mm siya. And claiming na makapal naman daw ang materials na ginamit. Same lang sa play ng mountain peak ko but less flex lang. Hindi naman tayo dapat umasa sa sobrang smooth na play like higher brands sa mga lower brands. Kung ano ang binayaran mo ay yun din ang makukuha mo. Tayo sa outer specs. This time, ang true axle at lock naman niya. Ang axle nito is para sa akin sakto lang yung tibay. But yung lock niya is sobrang dali mag-snap or maputol. Bago mangyari yon, pinagawa ko na kagad yung copy ng lock nito, which is made of steel na. So if may ganito kayong fork, i-recommend ko na magpa-machine shop na kayo. Mahirap masiraan sa trail. Sa mga producer ng fork nito, baka pwedeng pakiiba yung design ng lock. Charot lang! Alam kong hindi gano'ng sinasama sa review to, pero sasama ko na rin. And that is the seals of this fork. Medyo madumi na rin yung mga seals ko since bihira din ako maglinis ng bike. Pero nakukuha naman yung mga dumi ng silicone spray. Napansin ko rin na medyo matte ang finish ng kanyang stanchion. Malaki ang epekto ng smoother stanchion sa play ng fork niya. And the last is the stiffness of this fork. It is less flexy than my mountain peak since 34mm ang stanchion niya. Hindi ko pa siya nagamit sa patiis pero sa antenna nagamit ko na siya. And wala akong reklamo sa kanya. Hindi siya ganong flexy but stiff enough to handle that stuffs. Sa mga hagdan is playful din siya at wala akong reklamo sa play niya. Less ang flex na nararamdaman ko when I use it in some technical sections pero may takot pa rin ako since entry level ang fork na ito. Yes, sana nakuha nyo yung mga kinakailangan nyong impormasyon about sa fork na ito. Kung ako tatanungin nyo kung i-recommend ko yung fork na ito, well, kung di naman kayo lumilipad or hindi naman kayo hardcore na tumatalon sa mga 6 feet jumps, edi go,
purchase nyo. Pero kung may hesitation kayo about sa brand or dun sa mga hearsay about sa kanya, go for the higher price and higher brand. Mas safe yun. In the end, nasa sa inyo pa rin ang mga comment about sa fork na ito or sa brand na ito. Ang lahat ng sinabi ko at mga opinion at ipinaliwanag ko ay sarili kong opinion lamang. I am Jeff Regala and this is the full review of Weapon Rifle 960mm. Mula sa Cortera Bike Park, see you next ride dito sa Biker's Dive!